Mick, okay ka lang? Okay lang ako, Brittany. Di ka okay. Tingnan mo nga yung mukha mo, naiiyak ka na. Eh, kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko para makilala yung tatay ko. Kahit man lang sa pangalan niya. Ikaw ba kasi naghahanap ng pamilya? Meron ka ng pamilya eh. Kami ni nanay at tatay. Mito! Kaya huwag ka na umiyak, Mik-Mik. Promise, kahit anong mangyari, family mo kami. Oo nga. Kahit hindi tayo magkadugo, pamilya pa rin tayo. Mik, Brijo, forever! Oo. Ano na naman yung naisip mo? Para may name tayong tatlo. Sina ate kasi, may group name sila ng mga amigos ni Lee. Tayo rin! Mik, Brijo, forever! Oh! Ayan na naman kayo eh! Hindi niyo ako sinasali! Sige na nga, klamador ka talaga eh. Klamador? O hug? Ah! Sakit! Sakit sa ulo! Ikaw yung umiikot eh. Umiikot? Ah. Tara na nga. Oh! Oh! Ayun na naman kayo eh! Nag-holding hands na naman kayo! Oh, ako! Paano ko? Sige na nga. Tara na nga. Si Brittany, tumakas na naman kagabi to be with her friends. Sino? Sina Mik-Mik? Eh, parang hindi ko naman sila nakita magkasama. Siyempre, they're hiding from us. Kaya hindi ko sila nakita eh. Eh, bakit hindi mo kaya isumbong sa lola mo? I tried, remember? Ako pa nga napagalitan kasi nga I have no proof. But si Brittany will never admit to it. But since I'm smart, may plano ako para mapilitan siyang umamin. You didn't have to show me out, Livina. But thank you. Well, thank you for choosing us to be your partner. My pleasure. Thank you. Oh, kumusta na yung connection mo? May update na ba? Hindi nila sinasagot ang mga tawag ko. Then why don't you call? Wala pa rin. You try again, try again! Ito ha. Naku, ingatan mo to, baka bumugsak ha. Tsaka huwag kang mag-aaway-away, ha? Happy-happy na. Ay, baka mapasok. Ay, baka mapasok. It's so pretty. Yeah, but it's like pink. I don't know what to wear. Yes, my dress is just so simple. What dress suits me? Tara. Oh, hey! Wanna join us? Ano raw? Kung gusto raw ba natin sumali? Why are you inviting me? I think they're nice naman eh. Yes, ha? Ay, ipaglaro ka talaga dyan kay Amber? Eh, hindi naman yan para kay Amber eh. Para kay Brittany. Sige, ikaw pumunta ka dun. Basta ako, hindi ako pupunta. Sige. Oh, come on, Amber. She looks fun. Fine. Pero I'm the leader of this group. Lahat sumusunod sa akin. Okay lang. Ano ba kasi na tayo mas isip mo? Bakit siya invite? Don't worry. We'll have fun with her. Trust me. Hindi ba sa inyo ito? Umalis ka na rito kung ayaw mo ng gulo. Not before I congratulate Divina. Because finally, natuto ka na makipagsabayan sa akin. Really, Divina?
I didn't know. You had it in you para mag-organize ng hit sa anak ko. Ano ba ang plano nyo? Kill him? Bugbugin siya? Wait. Alam ko na. Plantahan siya ng drugs para mabalik sa kulungan? Am I right? Wala akong alam sa pinagsasabi mo! That's pure speculation. Wala kang proof. That's true. Ayaw nila magsalita eh. Choice nila yun. Hindi ko sila mapipilit. You better get out of here bago ko tayo pakalagad sa labas. Masyadong mainit ang ulo mo, Divina. Hindi bagay sa'yo. Guards! Guards! Huwag kang mag-alala. Aalis ako. Isosoli ko lang naman ito sa inyo eh. Sa inyo ito eh, di ba? Ayan. Bago ko makalimutan, next time na ipahamak mo ang anak ko, mapipilitan akong gumanti. Ano ba bang gaganti mo? Nawala ng lahat sa akin nung pinatay mo ang anak ko. Marami pang mawawala sa'yo, Divina. Marami pa. Lusutan ni David. Ang dalawa lang naman nakakalang sa mga plano natin. Ano niya? Unless may sinabihan kang iba. Wala akong ibang sinabihan. Ako pa nga nakipag-negotiate sa kanila eh. So paano niya ta? Sinusubukan talaga ang pasensya ko! Sino? Iisa lang ang aha sa teritoryo ko! Sa plano namin kay Michael. Congratulations, Mama. You finally figured it out. Kanina pa ako naghihintay na sumugod ka dito eh. Napagod lang ako. Walang hiya! Bakit ako mahihiya? After all, hindi naman ako pamilya. Hindi mo man lang na-exit kung anong ginawa nila kay Hick! Sawa na akong isipin yun, Mama. 10 taon na yun. I moved on. Ikaw na lang ang hindi. But he is your husband! He was! Who never treated me as a wife. Pagiging nanay lang ng mga anak niya ang trato niya sa akin, even you. Dahil alam ko na pera lang ang habol mo kay Eric! Hindi yan totoo. I tried. Sinubukan kong mag-work ang marriage namin. And I would have succeeded kung hindi siya namatay, but he did! At nung mawala siya, you took one good look at me at nagdesisyon ka that I'm not good enough to be a Salvador. I am not good enough to be part of this company. I'm not even good enough para pakinggan mo. Well, you were wrong. And so you think, dahil sa ginawa mo, makukuha mo ang gusto mo? I already have. Dahil ngayon, alam ko na na hindi mo kaya si David Villena. Takot ka sa kanya, and you should be. Because I am on his side, at alam ko lahat ng sikreto mo. And so what is it that you want? Kung anong nararapat sa akin. I deserve a place in this company. I deserve more than kung anong iniwan sa akin ni Eric because I worked hard for that. Si Pine, dunapi ko rin sa'yo. Sinabi ko na yung pinag- Or else, hindi lang ako mawawala sa poder mo. Pati ang mga anak ko. Ang mga apo mo. Nagpa-uto ka na? Napapagod nga ako eh. Kung pagod ka na, Mik-Mik, Britney can take over. Ay, hindi.
okay lang. Kailangan ko rin kasi ma-exercise. Saan tayo next? Okay, let's see your pictures. Okay. I'm not in the mood anymore! What? Mik-mik, magdigpit na tayo. Iakit na lahat ng mga damit sa stockroom. Wait! Wag, delikado! Ate, magagalit si Lola. Remember? Ayaw niyo pumapasok doon si Mik-Mik. I think Brittany is right, Amber. Di ba nga, I'm the leader of this group. So you have to follow me. Mik-Mik, ano pa bang inaantay mo dyan? Ligpitin mo na lahat ng mga damit at iakit mo na sa stockroom. Bilisan mo nga. Ang bagal mo. Guys, can you unzip me, please? Sure. Sure. Thank Anything you. For you. Yes. Be careful, okay? San ko naman kaya lalagay yung mga to? Eh, puno-puno na dito eh. Pag siniksik ko pa dito, baka masira naman yung mga damit nila. Eh, sinukat lang naman nila yung mga ito eh. Sayang pa sabon ko dinabahan. Department ko. Dito madalas nagkakagulo. At dito madalas pinapagalitan ako ni Papa. Kuya, okay ka lang? Hindi ko rin maintindihan eh. Ang bigla akong kinabahan. Tita Lord! Buksan mo yung pinto! Sumod, dali kita sa klinik. Hindi, wala to. Si Papa, wala siya sa opisina niya eh. Wala. Baka na sa bahay. Bakit? Gusto ko lang sana siyang kausapin dun sa gusto niyang posisyon ko dito sa kumpanya. Sige, gusto mo tawagan ko siya para mag-usap kayo sa bahay. We can have dinner na rin together. Kuya, alam na ba niya yung tungkol kay Ella? Bakit? Anong nangyari kay Mik-Mik? May ginawa po si ate kay Mik-Mik. Doon
Sep. Oh, bakit? Si Mikmik! Oh, bakit? May ginawa si na Amber sa kanya. Ano? Ay, andun sila. Andun, 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 andun dito. Mik! 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 Call for help! Mik! 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 Lang daw po saglit si Sir David. Upo muna kayo. Kuha ko po kayo ng maiinom. Michael? Hi. Katrina, ano ginagawa mo dito? Alam ko nakita mo ako nung namaya ka, pero hindi ka lumapit. Hindi ko lang talaga alam kung anong dapat kong sabihin eh. Hi is good enough. Hi. Hindi naman mahirap sabihin, di ba? Well, masaya ako. Masaya akong makita ka dito. Dito sa bahay. Parang nagkaroon ako ng pag-asa na pwedeng matapos lahat ng gulong to. Sana nga, totoo yan. Pero mismo si Divina naghahanap ng gulo eh. Ako dito magbabaka kami ni Mik. Gusto mo pag-inip ka nila ng maingkis sa gawang ng malunggay? Ruth. Uy, Benji! Benji! Sinabi ko naman sa'yo eh, hindi titigil si Divina para pabagsakin ka. Tell him. Michael, kumuha si Mama ng mga tao para maglagay ng drugs gamit mo. Para bumalik ka sa kulungan. Michael, I'm sorry. Kahit ako din gusto ko na matapos tong gulo, pero si Mama doesn't think so. No, no. Thank you. Thank you, Katrina. Pa, what have you done? Don't worry. Wala akong ginawa except napigilan sila. Ayoko rin ng gulo. It's bad for the business. Sige na, hinihintay ka ni James. I'll keep Katrina's company. Sigurado ka na hindi mo kakalabanan si Mama? Of course not. Ikaw ang gagamitin ko laban sa kanya.
pagod. Dahil nagsisimula na ako. Ilagay mo lang dito yan. Michael! Oh, pa! Nagpaluto ako, ah. Pinaka-cancel ko na kasi marami pa naman natirang pagkain o iniinit ko na lang, sayang. Oh. Okay. Sige. Ayun na. I'm sorry about Ella. Hindi ako makapangumusta sa'yo tungkol sa lakad mo eh. Kaya si James na lang ang tinanong ko. Kumusta ka na? Hindi ko alam pa. Alam mo, nung kahit nung mga panahong nakulong ako, naghiwalay kami. Ni minsan, hindi ko naisip na balang araw, mawala siya sa akin. Ang nasa isip ko lang nun, kahit ilang taon pa, kahit gaano pa kagulo yung mga pamilya natin, alam ko, alam namin na mahal namin yung isa't isa. At hindi mawawala yun. Pero yun nga, mahirap palang kalaban ng panahon. At sakit. I'm sorry. Pero palagay ko eh, you have to move on sa trabaho. Kagaya ko, it worked for me. Salamat. At pinag-iisipan ko yung sinabi mo sa akin nung ihatid kita. I'm fine. I agree. Talaga? Sabihin mo lang. Any position you want. Okay. What about account manager? Of course, department ni James. Account manager? Not bad. Mabuti yun para matutunan mo yung basic ng mga operations natin. At matuto kang makipag-negotiate sa mga clients natin. Talaga? Wala nang bawayan yan, ha? Salamat. Salamat, salamat pa. Okay. O, sige. Again, iniit ko lang yan. Pero tara, kaya na tayo. Si Mikmik. Nasa labas. Ako na dyan. Hindi na, ako na. Ako na. Kaya ko na to. Kinausap pala ako ni Madam. Humingi ng pasensya sa ginawa ni Amber. Nagkausap kami ni Lola Esther. Sabi niya pala, baka sa Villa Luna na lang siya pumasok para makilala niya rin yung pamilya ni Mikmik doon. Benzie, alam mo, mahirap din para sa akin to eh.
Michael? Si Benji to. Oh, napatawag kami po lang ba? Kailangan natin magkita.